Yes, yeah. Ikaw naman, Kakay. Si Mai, tsaka kami, actually apat kami, di ba? Yung friendship namin kasi, hindi kami madalas nagkikita. Bago, yung pre-pandemic, halos palagi doon nagyayayan tayo kasi, di ba? Tapos nung mag-start yung pandemic, nag-uusap kami. Si Catherine, ako, tsaka si Love, tsaka si Bai. Nag-uusap kami, nagpapadala kami ng mga tinatinapay, kung ano-anong pagkain, ano kailangan mo dyan, ganun. So, ang tagal lang panahon na hindi kami nakakapag-usap. Pero, nung nagkita kami ulit, ganun pa din, parang hindi parang walang lumipas sa panahon. Ganun yung kaklase ng friendship namin. Tapos, matalinong bata. Sobrang, lagi naman sinasabi, di ba? Alam mo kung ano yung gusto mo, kukunin mo talaga. Tsaka, kung ano yung plano mo ba at kung ano yung gusto mo para sa pamilya mo, sa sarili mo, alam niya ang gagawin. Siyempre, kailangan ng konting guidance pag magtatanong siya, ate, ganito, ganyan, sabi ko. Basta lagi ko lang sinasabi sa kanya, o ikaw, huwag ka magbabago, tatadya ka talaga. Laging ganyan niya. Ako, hindi mo ako pinansin. Ako talaga. Violente. Oy, tadya ka talaga, te. May pagkaharasto. Kapatasing ate pala to. Pero, happy ako para sa kanya kasi sa mga nangyari sa kanya. And yung little girl na takot kumanta nung hello lang goodbye na lock in namin. Ngayon, grabe, halimaw na sa mga. Grabe naman. Pero ikaw, May, sa kanilang dalawa, paano sila naging ate talaga sa iyo? Ang ate po talaga sa akin, ate, kapag maganda yung influence sa buhay ko. Lalo na po dito sa industriya ng showbiz, kailangan po talaga natin ng guidance po. No? Kailangan natin ng tao na mas experiensado na kung saan po talaga mga katulong sa akin mag-grow po as an artist dito. Si Ate Jubel, naalala ko, yun nga, nagkita ka, yun yung first namin kita, tapos sobrang kinakabahan ako kasi ang daming, after nung prod na yun, madami pa akong gagawin. Tapos sabi ko, ate, madali lang po ba yung sayaw? Tapos sabi niya, May sabihin na kita, hindi. Pero ito tatandaan mo. Sa dami-dami ba naman ng mga taong gustong maging nandyan sa position mo, tapos ikaw yung nabigyan ng position. Tapos biglang, ikaw yung nabigyan ng position. Di ba, blessed ka. At yun yung dapat na maging grateful ka, kahit pagod man. Pero lagi mong tatandaan na maraming nangangarap hanggang ngayon sa kung saan ka ngayon. Tapos parang doon, sabi ko, okay, thank you. Thank you, Ate Jubel. Parang bumalik ako agad na-inspire sa... Na-inspire ka ulit sumayaw. Yes, po, na-inspire ako sa... Tama ka po, Ate Jubel, tama ka. Kasi wala akong pambayan sa kuryente, tubig. Si Kakay. Si Ate Kakay, joke na. Alay, ito na nga. Galingan mo, magbawa kong pahi, amera din. Si Ate Kakay po, ate, sa totoong buhay. Joke na. Sa totoong buhay. Dito, serious man yan siya dito. Pero sa totoong buhay, hanggat maaari po talaga lahat ginagawa niya ng masaya yung ng masaya na kung saan ay wag masyadong seryosohin yung buhay, kumbaga, kasi lagi yun yung sinasabi niya sa akin na like, for example, mag-advise siya sa akin, oh sige, kung magbabago ka, akong una talaga, patok talaga sa utong mo, sabi ko. Pero sa puso ko, totoo yun, ganun lang niya way na in-advise sa akin yon, kasi gusto niya na alam mo yun, hindi ko masyadong seryosohin kasi nga nagiging hard ako sa self ko, lagi ko sinasabi sa kanya, pero magagalit tayo sa kanya, sobra, ate, kung ganyan, kaya nga hindi niya sinaseryosohin mga lagi niya ako pinapatawa po ba, kung wag mo kalimutan ang may dati ba doon sa kuna masayahin. Si May kasi sobra yung pressure niya sa sarili niya. Kasi nga, syempre, alam naman natin, breadwinner, tapos ang dami niyang iniisip, tapos na yung career niya ba, natatakot siya na marami siyang fears dati na, tuy, ba't ganito, ganyan? So, sinasabi lang namin sa kanya na sa showbiz, kung di ka matibay, ano tayo, nga tayo, wali ka agad, isang taong ka lang, uwi, hanggat maari, ayaw niya din kaming i-burden na, uy, may problema ko ganito. So, talagang kukulitin namin siya. Sabihin mo. So, doon lang siya magsasalita, isang bagsakan lang. Tapos, matalino nga kasi, kailangan lang may maririnig siya at para ma-remind yung sarili niya na, I am enough.